Guys, kahapon nasa Pilipinas pa kami, nagkukumahog kaming makarating ng airport, makaalis sa bahay papuntang airport dun sa ano sa Pampanga hanggang Naiya. Tapos sobrang stressful kasi yung biyahe namin. Grabe. Umalis kami ng mga quarter to nine ng umaga. Nakarating kami ng airport mga siguro alas dos na siguro. Hindi. Ano, ala una. No. Ano, mga 12:20 kasi nakapag-check-in tayo. Ah, ano, 12, maaga 12:20. kaya binigyan nila tayo ng earlier flight. Oh, tapos ang mahirap lang doon sa ano sa Balintawak, sobrang traffic, halos hindi na kami makapurong dahil binalita sa INLEX na official website nila na close na daw yung INLEX. Tapos yun, parang kinakabahan na kami kasi ilalockdown na ni President Duterte yung NCR, buong Luzon pala ilalockdown niya 72 hours, wala nang makaalis na international flight. Kaya nagkukumahog kaming umalis ng Pampanga kahapon. Tansin yan eh. Itong kinkapambala na lulun. May isang SUV ang naharang dahil mataas ang temperatura ng driver. Init yung driver niya. Mainit yung temperature niya. Sarado ang toll plaza southbound ng Marilao, northbound ng Mindanao Toll Plaza at northbound ng Smart Connect Interchange. Kaya pinatabi ito ng makapagpahinga. Nang makitang bumaba na ang temperatura, kalaunay pinayagan na rin itong makaalis. Dalawang lanes lang ang nadaraanan at talagang iniinspeksyon ng mga otoridad kung sino lang ang mga dapat padaanin. Tapos, nakatatlong booking na kami, rebooking. Nakatatlong bili na tayo ng ticket, no? Ano, bali yung una libre lang siya, tapos yung pangalawa bumili tayo ng 55,000. Tapos yung pangatlo nagbayad tayo ng rebooking fee. Magkano binayad natin huli? 20,000. Oo, grabe. Grabe yung sakit lang kami sa Pilipinas, pero grabe yung nangyayari sa amin. Laki ng ginastos namin. Oo. Tapos sobrang stress, pagod. Tapos pag nandun ka sa Pampanga, parang hindi ka mapakali kasi yung balita, narinig mo lagi na parang maraming nagbabago sa sitwasyon. Nagbabago sa sitwasyon. Inabangan namin lagi yung announcement ng presidente. Tapos ngayon, paanong dumating kami? Ito pang pagdating namin dito sa Australia, quarantine kami ng 14 days, hindi kami makalabas ng bahay, hindi kami pwedeng lumabas ng bahay. Pag lumabas kami, tapos mahuli kami, may $13,000 kami na fine, bawat isa. Kaya ito, first day namin to, karating lang namin ng Australia. Sobrang hirap yung sitwasyon namin itong mangyayari. Sana may pagkain kaming maano nito. Meron naman yan. Mayroon namang online na order, pero ang kaso kasi ang mga ngayon, ang mga supermarket sa Australia, parang limited na din yung mga pagkain gawa ng nag-panic buying na yung iba. Kaya sobrang hirap yung sitwasyon ngayon. Tapos ang pa doon, nag-increase yung mga kaso ng coronavirus. Kaya nakakatakot lumabas. Hindi lang sa Pilipinas, buong daigdig, buong mundo, no? Buong mundo yung problema ng hinaharap ng mga leader ngayon sa bawat bansa. Kaya sana dyan sa Pilipinas, intindihin natin yung mga desisyon ng presidente. Sumunod na lang kayo kasi para sa sarili natin yan eh. Huwag niyong politicize. Mamulitika pa kayo sa sitwasyon ngayon. Sumunod lang kayo sa desisyon ng presidente kasi narinig ko
yung ibang mga tao sabihin, ah, ginamit na naman niya yung mga military kasi martial law. Hindi yan martial law. Buong ano yan, daigdig na problema. Oo. Kasi pag kumalat yung virus na yan, sa Pilipinas, mahirapan na tayo kasi hindi tayo gaya ng China, hindi tayo gaya ng Amerika, hindi tayo gaya ng mga Western country na mayaman. Tingnan nyo ang Europe, mga mayaman na bansa yan, nahirapan pa ngayon. Tapos yung Pilipinas, pag na kumalat yan, sa akin tama yung decision ng Duterte. Tama yan para maiwasan talaga. Tapos nangyikita ako pagkahapon nung nagbibiyahe kami, marami pa rin taong nagano. Dapat nga, total lockdown talaga, walang makakaalis dyan. Walang magano kasi, halimbawa, gaya ng virus na to, meron din positive na asymptomatic, walang, hindi niya napapansin na positive na siya. Hindi siya, siya asymptomatic, pero ano siya, may coronavirus na siya. So, tapos makakawa yung pagpapasok pa kayo ng trabaho, sasakay kayo ng jeep, lalong dadagdagan yung problema ng gobyerno ng Pilipinas. Kaya sumunod na lang kayo kung anong desisyon ng gobyerno natin. Huwag nyo ang pairal yung mga politiko. Isang tabi nyo yan. Walang mangyayari dyan. Kasi yung naramdaman ko sa Pilipinas nung nandun ako kahapon, sobrang stress na stress ako. Kung siguro stress ako, lalo na siguro yung mga leader natin sa Pilipinas. Kaya intindihin nyo sila. Kaya yun lang yung masasabi ko. Sana sundin na lang yung gobyerno natin sa Pilipinas kung anong i-decide nila sa bansa natin. Kasi walang pinipili yung sakit na yan. Yung sakit na coronavirus. Tingnan mo, mayaman ka man, artista, sikat ka, NBA player ka. Walang pipiliin dyan. Asawa ka ng prime minister, di ba? Yun ang alalahanin natin, ha. Ang Pilipinas, hindi kasing bilis magpagawa ng hospital na gaya ng ginawa ng China. Yung equipment natin ng mga hospital kulang pa. Tapos ang isa pa, yung mga nurse natin at doktor, kulang sa bilang ng Pilipino. Tapos ang hospital nga, yun ang sinasabi ko sa inyo. Tsaka yung equipment natin hindi ganun ka high tech. Kaya yun ang masasabi sa inyo, guys. Intindihin nyo na lang yung desisyon ng gobyerno para sarili natin yan. Kaya yun ang masasabi ko. Salamat.